Kuya, gutom na gutom na ako. Sabi nga ng kanyang kapatid na si Lucas. Nilingon nga ni Wade ang nakababatang kapatid. Hintayin mo tong nilagang saba na niluluto ko. Mamaya kumain ka ng marami ha. Nakangiting sabi nga ni Wade na kasimangot naman na tumango si Lucas. Palagi na lang pong saging at maisang ating kinakain. Nanawa na ang aking tiyan, palagi na lang po itong nananakit at ako'y nagtatae. Reklamo pa nga nito. Ginulo nga ni Wade ang buhok ng inosenteng kapatid na lalong kinasimangot nga nito. Huwag kang mag-alala, magsisikap ako at mag-aanap ako ng mapapasukang trabaho para makakain na tayo ng kanin at magkaroon ng matinong ulam. Sa ngayon, ipagpasalamat mo na muna na at least may makakain tayong saging at mais na mula pa sa bigay ni Kakang Osle. Kung hindi ako nagtiyagang magtanim, lalo lamang tayong magugutom. Pasensya na kayo ni Timothy ah. Sabi nga ni Wade, sa kapatid nga na ngayon, unti-unting yumakap nga sa kanya. Opo kuya, pasensya na po kung nagiging reklamador po ako minsan, imbes na magpasalamat. Pangako mo yan ah, gusto ko po ng matinong ulam. Sawa na po ako sa gulay at saka sa sabay. Nakangiting sabi nga ni Lucas sa kanyang kuya Wade. Naiiling na nga lamang na tumango si Wade sa kapatid. Pangako, tugon nga ni Wade. Nang dahil nga sa matinding kahirapang nararanasan ng pamilya o Ronico, hindi na nga nakapag-aral pa si Wade sa high school. Labis na nalulungkot at nangihinayang nga ang nanay ni Wade dahil matalino at masipag na binata ang kanilang anak. Matagal na nga silang ulila simula nang mamatay nga ang asawa ni Aling Helen. Tanging si Wade at ang dalawang maliit nga niyang kapatid ang katuwang nga niya sa buhay. Maging mabigat nga ang obligasyon ni Wade bilang panganay ng mag-isa nga niyang itaguyod ang kanilang pamilya. Pagamat naglalabada ang ina ni Wade, hindi yun sumasapat sa pang-araw-araw nga nilang panggastos. Napagpasyahan nga ni Wade na mamasukan bilang hardinero sa pamilya Kindara sa Cavite. 2 kilometro lamang ang layo ng malaking mansyon ng mga Kindara sa munting kubo-kubuhan nga nila Wade. Kaya madali na lang sa kanyang maglakad araw-araw patungo nga roon. Iho, kaya aga mo ata ngayon ah. Alas 4 pa lang naman ang madaling araw. Bati nga ng matandang mayordoman sa mansyon. Ngumiti at nagmano nga si Wade bilang paggalang. Ganun na nga po, nais ko lang po na pagbutihan ang aking pagiging hardinero. Nang sa ganun ay hindi ako palitan nila madam. Bahagyang natawa na nga lamang ang matandang si Manang Linda at hinayaan na nga si Wade sa dapat nga nitong gawin. Nagsisimula na nga rin sumikat ang pang-umagang araw kaya kinuha na nga ni Wade ang kanyang mga kagamitan sa pagga-garden. Nagbungkal nga siya ng lupa at pinatag yun para malagyan nga ng pananim na mga rosas. Naabutan nga siya ni Cassandra. Nakararating lamang mula sa Pampanga. Inimbitahan nga ito ni Beverly Kindara na anak ng may kanya ng mansyon. Ngayon ang araw ng pagdating ni Cassandra sa mansyon. Una niya palang nakita sa gwapong binata ay naghuramentado na nga kaagad ang kanyang puso. Labis ang paghanga nga niya sa gwapong muka at magandang pangangatawan nga ng hasyendero. Namamawis ito at tumutulo sa leeg ng lalaki pababa sa matipuno nga nitong dibdib. Maging ang six-packs abs nga nito ay naliligo na nga rin sa pawis. Napalunok si Cass sa kanyang nakikita at nag-iwas ang alamang ng tingin nang lingunin nga siya ni Wade. Mabilis na dumiretso nga si Cass sa loob ng mansyon nang hindi lumilingon habang namumula nga ang mukha. Kumunot naman ang noon ni Wade dahil nga sa pagtataka kung sino ang magandang babaeng bagong dating. Doon lang niya napagtanto na malapit na nga ang kaarawan ng kanyang Senyorita Beverly marahil isa ito sa kanyang mga bisita. Nagtagpo ulit ang landas nila sa mismong araw ng selebrasyon sa mansyon ng mga Kindara. Bitch,
Hindi ko akalaing dadayo ka pa talaga ng Cavite ha. Sad nga ni Elsa. Pinsan ito ni Beverly at malaki nga ang inggit nito kay Cass noon pa man. Dahil madalas si Cass ang magiging muse at napapansin ng mga guro maging ng mga estudyante ng Cavite High School kung saan nga sila nag-aaral mula primary hanggang secondary. Bago pa kasi mapadpad si Cass sa Pampanga ay dati nga silang nagstay sa Cavite dahil nga sa proyekto ng kanyang ama bilang engineer. Kaya kakilala nga niya rin sila Beverly. I don't want to waste my precious time on you. Please, get out of my way. Mataray na sabi nga nito sa babae. Noon pa kasi siya napipikon sa ugali nga na meron si Elsa, kaya nga ganun ang sinabi nga ni Cass. Filingera kasi si Elsa at kinulang nga sa pansin. Napakunot noon na nga lamang si Elsa. At akmang sasakmalin na nga si Cass. Nang suntukin nga siya ni Cass, direkta nga sa mukha. Napaaray at napangiwi na nga lamang sa sakit si Elsa. Sumusobra ka na. Kung noon, kaya ko pang pagtimpihan ang pagiging impokrita mo, ngayon hindi na. Kayang-kaya ko nang baliin yung buto mo at sirain ang mukha mo. Kaya wag mo akong subukan dahil limitado lang ang pasensya ko. Baka hindi kita matansya. Kikil na sabi pa nga ni Cass at umalis na. Labis ngang napamangha si Wade dahil nga sa katapangan nga ng babae. Amazon ang babae. Komento pa nga ni Wade nang natatawa. Kahit sino yata ay aatras kapag tinamaan nga ng ganun mula sa kanya. Naiiling na nga lamang niyang turan. Saka nagpatuloy na nga sa kanyang ginagawa. Bandang alas 7 ng gabi, nang magpa siyang lumapit nga si Cass kay Wade para magpakilala. Hindi nga niya kaya ang pagtitiis nga niya na huwag nga itong kausapin at lapitan. Para bang may magnet nga ang lalaki sa kanya. Samantala balang-abala si Wade maglagay ng tulayan ng halamang gumagapang nga lang lapitan nga siya ni Cass. Hi! Masayang bati pa nga ni Cass kay Wade nang nakangiti. Nilingon nga siya ni Wade na may blankong tingin. Hello? Alanganing sagot naman ni Wade at nagtataka kung bakit nga siya pinapansin ng mayamang babaeng ito. Nagsimula ang pagkakaibigan nila sa simpleng hi ni Cassandra at pagsagot nga ni Wade ng alanganing hello. Naging close sila at lagi nga silang magkasama. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Naging palagay na nga rin ang loob ni Wade kay Cass at ganun rin si Cass dito. Hindi ko akalaing napakahirap at napakasakit pala nito. Reklamo nga ni Cass. Konti lang, ipapasok ko na. Sad nga ni Wade. Aray ko naman, ang sakit eh. Alam nang masikip eh. Napaungol pa nga sa sakit si Cass nang ipasok nga ni Wade ang tali ng ribbon dress ni Cass. Napahigpit nga yun lalo dahil nga sa kapos na sukat nga ng damit. Naiiling na natawa na nga lamang si Wade dito. Sa susunod kasi, huwag kang magdress. Komento pa nga ni Wade na kinatirik na nga lamang ng mata ni Cass. Ito kayang motif ng event. Sayang naman kung hindi ako magsusuot ng fitted, no? Mataray na sambit pa nga ni Cass. Tumango na nga lamang si Wade at hinayaan nito. Alam niya namang hindi siya mananalo kay Cass dahil never naman itong nagpatalo sa argumento. Hindi ka ba sasama? Tanong pa nga ni Cass. Hindi na. Nakakahiya lang. Mayayaman ang paniguradong pupunta doon sa party. Hindi ako bilong. Nakangiting sabi naman ni Wade. At sobrang pangliliit na nararamdaman niya sa tuwing may mga ganoong lakad nga si Cass. Kaya hindi siya sumasama. Pinangako nga niya sa kanyang sarili na balang araw, magbubunga rin ang kanyang paghihirap at sasagana ang kanyang pamumuhay. Sayang naman. Malungkot na sabi pa nga ni Cass. Hindi na nga niya napilit pa si Wade dahil alam niyang kahit anong pilit ang gawin niya, hindi talaga ito sasama. Umattend nga siya sa party mag-isa at naiwan nga si Wade sa hardin ng mga kindara para ayusin nga ang tinanim na mga halaman. Sa mga nakalipas na araw,
naging mas malapit pa nga sila sa isa't isa ni Wade. Isang beses, muntik nang mahulog nga sa may Lake Sikas nang maagap na hinawakan nga ni Wade ang kamay nito at saka hinatak papalapit sa kanya habang nakapulupot nga ang braso nito sa bewang ng babae. Napasubsob pa nga ang babae sa matipunong dibdib ni Wade. Nakatopless pa naman ang lalaki at medyo namamawis. Pero ang amoy ni Wade, hindi mabaho. Normal ang amoy ng lalaki na parang hindi pinagpapawisan. Naghuramentado na naman ang puso ng dalawa nang sabay. Nagkatitigan sila Cass at Wade sa mata sa mata. Tila hinaplos nga ang kanilang puso. Napakalakas ng tibok noon na parang gusto nga ang kumawala ng kanilang dibdib. Namumulang itinulak na nga lamang ni Cass si Wade. Pero hinila nga siya ni Wade para hindi ito makawala sa kanyang bisig. Itinaas niya ang mukha ni Cass nang hawakan nga niya ito sa may baba. Napakaganda pala ng mata mo, Cass. Puri pa nga ni Wade at naghuramentado na naman ang puso nga ni Cass sa kanyang narinig. Salamat. Nahihiya, nauutal, pero confident pa rin naman na tugon nga ni Cass. Noon pa man ay crush na nga niya si Wade at ang papuri nga nito sa kanya ay tila isang musika. Cass, may gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Dugtong pa nga ni Wade. Kaya napabalik nga ang tingin ni Cass sa gwapo ngang mukha ni Wade. Kung liligawan ba kita, may pag-asa bang maging tayo? Seryosong tanong pa nga ni Wade. Natulala si Cassandra at pakiramdam niya sobra nga siyang kinikilig. Sino pa namang hindi kikiligin kung gano'n ang itatanong sa'yo ng long time crush mo? Halos 3 buwan na nga rin siya sa mansyon ng mga kindara at nakadaan na nga ang birthday ni Beverly. Matagal na nga silang nagkakasama ni Wade at wala nga siyang masasabing pangit sa lalaki. Napakasipag nito at napakamaalalahanin at gentleman. Minsan nga lang masungit. Ilang beses nga siya nitong tinulungan at iligtas. Gaya nung muntik nga siyang mabagsakan ng malaking sanga ng puno dahil may pinapalagaring sanga ang daddy ni Beverly. Nung muntik na nga siyang makagat ng ahas na naligaw sa hardin, pati nang muntik na nga siyang mahulog sa hagdan dahil nga sa bagong linis ito at basa-basa pa. Madulas ang managamit nga niyang pangpaanoon. Si Wade ang tumulong at sumalo sa kanya. Pati sa ilang gawaing bahay at kailangan niya si Wade ang naghanap. Tumango nga si Cass, sabay sabing, "Of course! Pumapayag ako! Yes!" Wala ngang pasubali at nakangiting sabi pa nga ni Cass sa harap ni Wade. Wala nang pakipot-pakipot pa, lalo na kapag hinahangaan mo naman talaga ang lalaki. Labis nga ang sayang naramdaman ni Wade, kaya binuhat nga niya si Cass at hinalikan sa noo. Inikot nga siya nito dahil nga sa sobrang sayang nararamdaman. Binigyan nga ni Wade si Cass ng kwintas na ang pendant ay puso. Isinuot niya yon kay Cass. Kilig na kilig namang yumakap nga sa kanya si Cass at nagpasalamat. Lumipas ang mga araw na silang dalawang magkasama mamalengke ng pagkain para sa umagahan hanggang hapunan nga ng pamilya Kendara. Magkahawak kamay nga silang naglalakad sa kahabaan ng merkado para bumili ng gulay, isda, karne at mga prutas. Namili rin sila ng mga kung ano-ano sa tiyangge. At si Cass ang nagbayad dahil alam naman niyang kailangan ni Wade ng pera para suportahan ang kanyang ina at mga kapatid. Matapos nga nilang maglibot at magpa-picture ng magkasama, saka nga sila nagpasyang umuwi. Hinatid muna ni Wade si Cass sa mansyon ng mga Kindara bago umuwi sa kanilang bahay. Sa kanyang paglalakad biglang, huminto ang isang Aston Martin na sasakyan sa kanyang harapan. Natigilan siya noon, namangha siya sa ganda nga ng sasakyan. Siguradong pati ang presyo ng gulong at ng sasakyan, ubod ng mahal. Komento nga ni Wade, bumaba na nga sa sasakyan ng isang may edad na lalaki. Nasa 50s na nga ang matandang prominente
at dominante nga ang tindig. "Good evening, young master. Your dad is waiting at the mansion." Englisherong sambit pa nga ng hindi kilalang matanda. Kumunot ang noo ni Wade at nagpalingalinga sa paligid. Labis nga niyang kinataka kung sino ang young master na tinutukoy nga nila. Wala namang ibang tao sa kalsada bukod sa kanilang dalawa. "Nababaliw na yata tong matandang to eh. Matagal nang patay ang aking ama at hindi ako kailanman tumawag ng daddy kay papa." Bubulong-bulong pa nga niyang sabi sa kanyang sarili. Hindi naman yun narinig ng misteryosong lalaki. "Sino po bang tinutukoy niyo? Matagal na pong wala ang aking ama eh." Magalang na sabi pa nga ni Wade. "Ako nga pala si Kashmir, ang butler na pinagkakatiwalaan ng ama niyo para sunduin ka. Matagal ka na niyang hinahanap." Saad ng isang matandang lalaki. "Zeus Nikolai Mercadejas, ang may-ari ng mga hotels, beach at restaurant sa Greece, ang iyong tunay na ama." Seryosong dugtong pa nga ng matandang lalaki. "Ha?" Hindi makapaniwalang tugon nga ni Wade. Sa pag-aakalang hindi na nga siya makakaahon sa buhay, ay isang malaking pag-asa ang kanyang napagtanto. Kaya kahit hindi sigurado kung saan siya dadalhin ng matandang lalaki na si Kashmir, sumama na nga lamang siya. Bumungad nga ang malaking mansyon sa mata ni Wade. Nahihiya nga niyang inapak sa carpeted floor ang kanyang maruming tsinelas. Napakamot nga siya sa kanyang ulo dahil doon. Napansin naman ni Kashmir ang pagkailang ng kanyang young master, kaya agad nga niyang inutusan ng mga kasambahay roon na kunin ang mamahaling tsinelas at ipalit nga sa paa ni Wade. Nataranta naman si Wade nang palibutan nga siya ng mga to at nagpaalam na tatanggalin ang kanyang tsinelas na butas-butas at ubod ng nipis para palitan nga ng panibagong mamahaling tsinelas. Namamanghang pumayag na nga lamang si Wade. Naisip niya kaagad ang kanyang mga kapatid na umaasa sa kanya. Kung talagang siya ang anak ng sinasabing Zeus Mercadejas, sigurado nga siyang may iahon na nga niya ang kanyang nanay at mga kapatid sa matinding pagkalugmok sa kahirapan. Bagay na labis na ikinapapasalamat nga ni Wade pag nagkataon. Sinundan nga ni Wade si Kashmir paakyat nga ng magarabong hagdan na gawa nga sa kulay ginto at masasabi nga niyang high class lahat ng mga kagamitan sa mansyon. Habang umaakyat sa mahabang hagdanan, napansin nga niya ang ubod ng laking painting na nakasabit nga sa dingding. Naroon nga ang isang gwapong binata na nasa edad 30s lang kung titignan. Napakagwapo nito at sobrang intimidating ng dating. Hindi mo gugustuhing galitin sa kahit na anong oras. Binaybay nga nila ang bawat baitang hanggang sa makarating na nga sila sa library kung saan nga siya hinihintay ni Zeus. Doon lang napagtanto ni Wade, nakahawig nga niya ito, lalo na sa painting at para nga silang pinagbiyak na bunga ng mangga. "Master, narito na pong iyong anak." Paunang sabi nga ni Kashmir. Tuluyan nang humarap ngang lalaki at nakipagtitigan nga kay Wade. Baka sa mukha nito ang matinding pananabik at galak nang makita nga siya. "Wade anak," tipid na tawag nga ni Zeus Mercadejas sa kanya. Subalit sapat na para sumikdo nga ang puso ni Wade. Tila may kung ano humaplos nga sa puso niya. Nangilid ang luha sa kanan nga niyang mata na agad nga niyang tinuyo gamit ang palad. "Paano ko po kayo naging ama?" Nalilitong tanong nga ni Wade. "Ang tunay mong ina ay si Ermeline Riego. Ang tumatayong ina mo ngayon ay ang kanyang best friend na mula sa angkan ng mga Torres. Nang tumakas ang iyong ina nang magbuntis sa'yo, ibinilin kanya sa mag-asawang Torres o Ronico at sinabing wag na wag kang ibibigay sa akin. Inakala niya kasing pinagtaksilan ko siya dahil kay Heidi. Pinalabas si Heidi na may relasyon kami at nahuli ni Ermeline na nakahubad si Heidi sa aking tabi. Samantalang wala naman talagang nangyari sa amin.
dahil hindi naman ako lasing. Sadyang natutulog lang ako nang walang pang itaas. Mahabang paliwanag pa nga nito. Bakit hindi kayo nagpaliwanag? Takang tanong naman ni Wade. Masyadong praning ang mga babae. At lalong hindi sila maniniwala sa oras na kausapin mo sila. Nang galit sila sayo, mas lalala. Dahil sa kanilang mga weird na paniniwala. Kahit hindi naman talaga. May puntong sagot naman ni Zeus Mercadejas. Tumango na nga lamang si Wade bilang pagsang-ayon. Ngayong nahanap na kita, nais kong isama mo si Melissa rito at ang kanyang dalawang anak. Kahit pa naghirap sila, nang kanyang yumaong asawa malaki ang respeto ko sa kanila. Dahil inalagaan ka nila ng tama at pinalaki ng maayos. Matagal na panahon na rin akong naghanap sa iyo at sa iyong ina. Subalit nahuli ako nang mamatay ito dahil nga sa sakit sa puso. Ngayon ko lang rin nakalap ang impormasyon kung saan nakatira si Melissa, kaya wala akong magawa para sa iyo. Pasensya na anak. Naturingan akong mayaman at may kaya sa lipunan, subalit hindi ko man lamang nagawang hanapin ka sa mas lalong madaling panahon. Nakaranas ka tuloy ng kakaibang kahirapan. Hayaan mo, nais kong bumawi sa iyo at sa mga tumayong kapatid mo. Hayaan ko silang manatili sa tabi mo at gaya mo. Pag-aaralin ko sila at ituturing nga na tunay kong mga anak. Maliban kay Melissa, alam kong tunay ang pag-ibig nila ni Timothy. Kaya pag-i-stayin ko lang siya dito kasama niyo. Hindi ko nais palitan ang iyong ina sa aking puso. Kaya matagal na akong walang asawa. Nais ko siya ang una at huli kong pag-ibig. Mahabang litanya pa nga ni Zeus na siyang kinatuwa naman ni Wade. Maraming salamat po, Papa. Naiilang na nga lamang niyang sambit. Tinupad nga nito ang pangako sa kanya at kinuha ang kanyang ina-inahan at mga kapatid para pag-aralin. Nung una, ayaw ng kanyang ina sumama pero nagawa niya itong pilitin alang-alang nga sa kinabukasan ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Hindi nakabalik si Wade sa bahay ng mga Kindara ng dalawang linggo at wala nga siyang paramdam kay Cass. Dahil nga sa pagiging abala sa pag-aaral ng ALS at pagpasok ng kanyang mga kapatid sa elementarya sa private school, sinikap nga ni Wade na makapasa dahil naalala nga niyang future na naghihintay sa kanya at para mas maging karapat dapat nga siya kay Cass. Sa sobrang tagal ng pagkawala ni Wade, labis nga ang lungkot na naramdaman ni Cass. Buong akala niya, iniwan na nga siya nito ng tuluyan. Ninais naman ni Wade na kontakin nga si Cass sa iba pang paraan pero hindi nga siya nagtagumpay. Parang bang may pumuputol nga sa kanilang connection sa isa't isa. Dinalaw niya ang kapatid niyang may sakit. Iisa ang kanilang mukha at pangangatawan. Cassie is her twin sister. Mas buhay na buhay lamang ang mukha at balat nga ni Cass kumpara rito dahil nga may sakit na leukemia si Cassie. Hindi ito lumalabas sa kanilang mansyon. Kamusta ka na, sis? Tanong nga ni Cass kay Cassie nang makapasok na nga siya sa silid nga nito. Madilim ang silid ni Cassie at tanging veranda lamang ang maliwanag sa kanyang silid. Nilingon siya ni Cassie at tipid ng umiti. Ayos lang ako, big sis. Sanay na ako sa madilim na silid kong tono. Maging pamumuhay sa loob ng apat na sulok ng bahagi ng bahay natin. Malungkot pa nga niyang sabi. Sumikdo ang puso ni Cass. Hindi niya lubos akalain na kung gaano nga siya kasaya sa pumumuhay sa labas ay parang impyerno naman ang dinaranas nga ng kanyang kakambal. Agad nga siyang lumipat nga at niyakap nga ito ng mahigpit. Naluha siya dahil wala naman siyang nagawa. Ilang espesyalista at doktor na ba ang kanilang nakausap pero wala pa rin. Hindi mo kailangan malungkot at makisimpatya. Palagi mong tatandaan na masaya akong makita kang namumuhay ng normal sa labas. Nakangiting sabi pa nga ni Cassie nang makita nga ang mukha ni Cass. Tuluyan na ngang nahabag si Cass sa sinabi nga nito. Niyakap niyang muli
ang kakambala tono magulgol, nanatili namang tahimik at walang kibu si Cassie. Tila naman hid na nga ang kanyang buong katawan at hindi na nga niya magawang lumuha pa. Nasanay na kasi siya sa ganoong klase ng pamumuhay. Ang lungkot at pigati ay hindi na nga bago sa kanya. Nakasanayan na rin niyang mag-isa at panay-panood na lang sa YouTube at pag-i-scroll nga sa social media. Hindi na nga siya nagabalang makipagkaibigan dahil alam naman niyang hindi rin naman niya magagawang kitain ng mga to at makipag-bonding nga sa kanila. Kasi lamang ang pangalang ginamit niya sa Facebook at Instagram at ang profile niya ay noong mahaba pa nga ang kanyang buhok. Nakatalikod siya kaya hindi makikita ang kanyang mukha. Bihira lamang ang nakakakilala nga sa kanya sa labas. Ang alam nila, si Cassandra lamang ang kaisa-isang anak ng kanilang magulang. Tama na big sis, huwag ka nang umiyak. Masaya naman ako nakikita ka at nakakasama sa kaunting oras. Kahit sa kaunting panahon na hindi mo ako kinalimutan. Salamat Ate Cass. Malumanay na sabi pa nga ni Cassie. Napakahinhin ang boses nito kumpara sa kanya. Total opposite nga talaga sila. Napakagandang babae nga ni Cassie kung hindi nga lamang ito nagkasakit at nakakulong nga sa kanilang bahay. Tumigil nga si Cass sa kanyang pag-iyak at saglit nang umiti. Kinuwentuhan nga niya si Cassie nang makakaranasan niya sa labas. Kitang-kita naman sa mukha ni Cassie ang excitement at lungkot dahil hindi niya magawang lumabas ng bahay dahil baka mapaano nga siya. Ibinilin na rin ng doktor na huwag nga siyang lumabas hanggat nagte-therapy pa nga lamang siya kung gusto nga ni Cassie ng tuluyan ngang gumaling. Isang araw, bumisita nga si Wade sa mansyon ni Lakas. Sa pagkakataong yun, wala nga kasi Cass dahil sumama nga ito sa business trip ng kanyang daddy sa California. Samantala doon din na pagpasyahan ni Cassie ang kakambal ni Cass na lumabas, suot ang kanyang wig at punete. Kamukhang-kamukha nga siya talaga ni Cassandra. Nagawan nga niya ng paraan na magmukha nga siyang normal at parang walang sakit gamit nga ang organic nga niyang makeup. Natigilan si Cassie nang bumaba nga siya ng hagdan at biglang makita nga si Wade. Sobrang gwapo nito at sobrang tangkad. Napakadominente ng porma ng lalaki at hindi ka magsasawang titigan ito ng matagal. Sa sobrang gwapo ni Wade ay halos maluha si Cassie sa pagkamangha rito. Tanging si Wade ang kauna-unahang lalaking nakita niya at hindi nga niya mapigil ang kiligin. Bahagya siyang natawa kaya nilingon siya ni Wade ng tuluyan. Sumikdo ang kanyang puso, tila sasabog na ngayon sa sobrang lakas ng pagtibok. Nag-init rin ang kanyang pisngi sa sobrang pagkabigla at kilig na naramdaman. Mabilis na nilakad nga ni Wade ang distansya nilang dalawa at laking gulat nga ni Cassie nang yakapin nga siya nito dahil pinagkamalan nga niya itong si Cassandra. Ako si Wade Mercadejas, ang tagapagmana ng Mercadejas Empire. Ang tunay kong ama ay si Zeus Mercadejas. Pasensya na kung bakit nawala ako nang walang pasabi dahil madami pa akong inayos. Pero sinubukan kitang kontakin, kaya lang hindi na kita makontak. Sad pa nga nito. Imbes na tumanggi nga si Cassie, nagpanggap pa nga ito. Congrats kung ganoon. Sad pa nga niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Sobrang saya ng kanyang nararamdaman habang kausap si Wade. Napakagwapo nga nitong magsalita at kumilos, bagay na labis nga na hinangaan ni Cassie sa lalaki. Inalok niyang kumain si Wade na tinanggihan nito. Busy ka ba? Hindi naman. Sad nga ni Cassie. Let's have a date. Sagot naman ito. Pumayag naman si Cassie kahit na ang gusto naman talagang kadate ni Wade ay si Cassandra. Mas naging palagay nga ang loob ni Cassie kay Wade makalipas ang ilang araw pero parang may kakaibang nararamdaman naman si Wade. Sinulit na nga lamang ni Cassie ang mga oras at araw na kasama nga niya ang lalaki.
at pinakikitunguhan nga siya na parang siya si Cassandra. Maliman sa paningin ng iba, pero para sa kanya hindi naman nila malalamang siya at si Cassandra ay magkaiba. Sobra nga ang kilig na nararamdaman niya. Tuwing binibisita nga siya ni Wade at ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon. Bagay na hindi nga niya naranasan, kay Wade lang. Mga bagay na alam nga niyang malabong maranasan niya pag dumating man ang katapusan ng buhay niya. Malimang hilingin na mapasa kanyang lalaki kahit mahal nga niya ang kakambal, hindi maiwasang manalangin ni Cassie na sana siya na lang si Cassandra. Siya na lang ang mahalin ng tunay at totoo ni Wade. Sobrang sarap kasi nitong mag-alaga at magmahal. Bagay na gustong-gusto nga niya sa isang lalaki kung sana lang mas nauna nga niya itong nakilala. Marahil silang dalawa ang naging magkasintahan. Hindi hamak na mas mabait naman daw siya kaysa kay Cassandra. Matapang kasi ang aura ni Cassandra, mabait naman ang aura niya. Masaya siya na hindi napapansin masyado ni Wade ang malaking pagkakaiba nila ni Cassandra pagdating sa temper nito. Mas matangkad din ang kaunti ang babae kay Cassandra. Dahil rin sa pagdating ni Wade sa buhay ni Cassie, tila unti-unti rin siyang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang puso at isipan. Malaking bagay na nakatutulong nga sa kanyang pagka-recover. Samantala, nagpunta nga sila para nga mag-date. Naghanda nga si Wade ng malaking tent at may cottage rin. Doon nila inalagay ang mga gamit. Balak nga nilang mag-stay ng isang gabi nga sa Antipolo. Kahit hindi pa nga allowed si Cassie, nagustuhan nga niyang makasama ng matagal si Wade at maranasan ang bagay na yon, ang mag-camping. Samantala, para nga silang magkaibigan na naliligo ngayon sa dagat at komportable naman sila sa isa't isa. Thank you so much for bringing me here. Malambing na sabi nga ni Cassie kay Wade. Ngumiti naman si Wade. Pero sa kaibuturan ng puso niya ay parang may mali. Anything for you, as long as masaya ka. Sad na nga lamang nito. Naluha si Cassie doon. Hindi lang dahil sa sayang naramdaman, kundi sa lungkot dahil paniguradong mamimiss niya ang lalaki once na bumalik na nga ang tunay na Cassandra. Siguradong hindi na nga niya makakasama pa ulit si Wade at siguradong magagalit nga sa kanya ang kanyang ate Cassandra. Pero sa ngayon susulitin niya muna. Handa siyang mawala ang kakambal, alang-alang sa pagmamahal. Mas gugustuhin pa daw niyang sila daw ay magkatuluyan kesa nga magkaayos sila ng kanyang ate pag nagkataon. Konti na lang kasi ngayon ang kagaya daw ni Wade. Parang na-obsess nga ito sa lalaki. Kaya nung dumating si Cassandra, hindi nga niya sinabi rito ang tungkol sa namagitan nga sa kanila ni Wade at kung paano nga. Parang nagpanggap nga siya bilang si Cassandra. Akala nga ni Cassie, hindi na nga magtatagpo pa ang landas ni Cassandra at Wade. Hinayaan niya si Wade na pumunta sa meeting ng Mercadejas Empire. Hindi alam ni Cassie na si Cass ang representative ng kanilang kumpanya. Nakita si Wade at Cassandra noong una, nagtatampo si Cassandra dahil hindi raw nagparamdam si Wade. Na ipinagtaka nga ni Wade. Doon niya lang napagtanto na ito pala ang nawawalang tagapagmana ng Mercadejas Empire. Naging balita yun sa magazine at news. Isinama nga ni Wade si Cassandra sa kanilang mansyon at ipinakilala nga nito si Cassandra sa kanyang magulang at mga kapatid. Nahihiyang humarap si Cassandra kay Zeus Mercadejas at sa nanay na nayan nga ni Wade na si Melissa. Nag-bless siya sa dalawa at humalik nga sa pisngi ng dalawang bata. Magandang araw po Mr. Mercadejas at Tita Melissa. Nahihiyang pagbati nga niya. Ngumiti naman si Melissa at seryosong tumango si Don Zeus. Lalong kinabahan si Cassandra. Sa presensya nga nito, hinawakan naman ni Wade ang kanyang kamay at pinisil. Don't worry, my father is kind. Sadyang kinikilhatis ka lamang niya. Sad naman ni Wade kay Cassandra.
Natuwa naman ang dalawang bata at si Melissa. Tipid na ngumiti nga naman ni Wade at pinuri si Cass. "You're a lucky man. You got a good lady." Nakangiting sambit pa nga ng ama. "I remember the time when your mom and I became lovers. Tulad na tulad sa inyong dalawa." Dugtong pa nga ni Zeus. Gumiti si Cass sa narinig at ganun rin si Wade. Nagsalo-salo nga sila sa hapag at masayang nagkwentuhan. Agad na nakapagpalagayan nga ng loob ni Cassandra ang pamilya nga ni Wade. Lalo na ang dalawang batang tinuring na natunay na kapatid nga ni Wade. May kwento nga ni Wade sa kanya. Lahat at naiintindihan naman yun. Masaya rin siya dahil tinanggap nga siya ng ama ni Wade at ng pamilya nito. Mas naging masaya siya sa mga oras at araw na isinasama nga siya ng pamilya ni Wade sa family bonding ng mga to. Feel na feel niya ang pagiging welcome niya sa pamilya. Hanggang sa sila na nga lamang ni Wade ang maiwan sa resort na pag-aari nga ng pamilya nila Wade. Nag-check-in nga sila sa pinakamahal na suite room. Magkasama nga silang dalawa. Niyakap niya si Wade at sinimulang halikan ito. Labis ang pagkamis niya sa kasintahan. Buong akala niya, kinalimutan na nga siya nito. Yun naman pala, natagpuan siya ni Zeus Mercadejas na tunay na ama ng lalaki't pinag-aral nga siya. Pati nga ang mga kapatid, sa pagkakataong yun ay mas naging pantay na ang antas ng kanilang pamumuhay at nais nga niyang ipakilala si Wade sa kanyang mga magulang sa susunod na linggo bago nga ang business trip niya sa Baguio. Hindi niya kasama ang daddy niya noon dahil busy nga ito masyado sa ibang businesses nga nila. Kaya mag-isa nga lang siyang babiyahe papunta nga roon. Gustuhin man niyang magpasama kay Wade pero sa lagay nito ay sobrang daming inaasikaso since nag-retired na nga ang kanyang ama sa pamamahala nga ng naglalakihan nga nilang business at nag-OJT na nga si Wade, hindi na nga niya inabala pa ang kasintahan. Wade kisses her lips passionately. Agad namang kinuntihan ni Cass kapareho ng intensidad na nagbumula kay Wade hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo ang kanilang gabi. Ibinigay ni Cassandra ang kanyang pagkababae sa kanyang nobyo. Naiyak naman si Cass sa sakit na dulot nga ng kanilang ginagawa pero kalaunan nakapag-adjust rin siya ilang beses ngang may nangyari sa kanila sa magdamag. "Mahal na mahal kita, Wade. Palagi mo yung tatandaan." Nakangiting sambit ni Cass kay Wade. "Mas mahal na mahal kita, Cass. Kahit anong mangyari, ikaw lang palagi." Hinalikan nga ni Wade sa noo si Cassandra at niyakap nga ng mahigpit. Nakatulog nga sila at nagising sa kalampag ng pintuan dahil tinatawag nga sila ng mga kapatid ni Wade. "Ate, kuya, kakain na daw po tayo, bumangon na po kayo." Narinig nila ang boses ni Lucas sa labas kaya naman mabilis nga silang nag-ayos ng sarili at sabay na lumabas. Binuhat nga ni Wade si Lucas hanggang sa makarating nga sa reception area. Kinagabihan, hindi inaasahan ni Cass na kaya nga sila nag-bonding ng pamilya ni Wade ay para sa surpresa nga na inihanda pala ni Wade. Tumugtog ang bandang paborito nga ni Cass kasabay nun ang pagkanta ni Wade ng paboritong kanta nito na I Cherish You na isinulat nga ni Hershey May Mendoza. Naiyak nga si Cassandra sa sobrang galak sa surpresa ng kanyang nobyong si Wade. Matapos kantahin ni Wade ang kanta, nagsimula na nga siyang magsalita sa stage. "Magandang gabi po sa lahat. Nais ko lang po sana ipakilala ang aking girlfriend na si Cassandra Serrano. Narito siya ngayong gabi kasama ang aking buong pamilya." Panimula nga ni Wade, nagkaingay ang mga tao sa paligid dahil sobrang gwapo ni Wade at kinikilig nga sila sa sinasabi nito. "Ay, ang gwapo mo, Wade! Sinong Cassandra yon? Ang swerte niya, kala ko single pa." Ilan lang to sa mga naririnig nga ni Cassandra hanggang sa tumapat nga ang stoplight kay Cassandra. "My love, this song I cherish you is what I meant. I want to cherish you forever. Gusto kitang makasama habang buhay
at bumuo ng sarili nating pamilya. Gusto kong mangarap kasama ka. Gusto kong ikaw ang maging ina ng magiging anak ko. Cassandra, wala akong ibang gusto kundi ikaw lang. Alam mo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita. Kaya Cass, will you be my lifetime partner? Can you accompany me in the aisle? Mahabang litanya pa nga ni Wade na siyang nakapagpatibok ng todo sa puso ni Cass. Nagkuramentado naman ang puso niya sa sobrang kilig. Masayang masaya siya dahil finally, mamarkahan na nga ng tuluyan ang kanilang pagmamahalan. Yes, tipid nga niyang sagot habang lumuluha sa saya. Masayang masaya siya dahil sa wakas pakakasalan nga siya ng lalaking pinakamamahal niya. Biglang umulan ng petals ng rosas at nagliparan nga ang mga lampara sa kalangitan. Sobrang ganda noon. Umilaw rin ang kandila na kanina pa palang nasindihan, pati ang hugis puso sa palibot nga ni Cass. Pakiramdam niya ay nasa fairy tale nga siya, kilig na kilig. Naghalikan pa nga sila ng sobrang madamdamin, saka siya binuhat habang sumisigaw sa sobrang saya. Sa pag-aakalang wala nang magiging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Masayang ibinahagi nga ni Cass kay Cassie ang tungkol sa nalalapit na pag-iisang dibdib nila ni Wade at Cassandra. Masaya siyang bumisita sa kwarto ng kapatid na katabi ng kanyang silid. Magaling na nga si Cassie na parang wala na nga itong naging sakit. Kaya mas lalong nasayahan si Cassandra. Nais nga niyang gawing bridesmaid or maid of honor ang kakambal. Cassie, gusto ko ikaw ang maid of honor ha. Sa magaganap na kasal namin ni Wade, makangiting sambit pa nga ni Cass. Masaya siyang yumakap sa kakambal niya. Kumirot ang puso ni Cassie sa kanyang narinig. Hindi niya lubos sa kalain na magtatagpo muli ang landas ng dalawa at aalukin po mismo ni Wade si Cass ng kasal. Ang ipinagtataka niya, bakit hindi na itaon na siya yung Cassandra na inalok nga ni Wade ng kasal? Para siyang sinasaksak ng maraming beses sa puso. Pakiramdam niya, pinuhusan nga siya ng malamig na tubig. Damang-dama niya ang matinding kaba at pighati. Nanatili siyang tahimik nang ilang minuto bago sumagot sa isang plastic na paraan. Talaga? Sure! Masigla niyang sabi pero deep inside, nagpa siya na nga lamang siyang alisin sa landas nilang dalawa ni Wade si Cassandra. Nais niyang mawala ito. Kaya sa mismong araw ng business trip ni Cass, nag-hire si Cassie. Dahil nga sa matinding pagnanais na mapasa kanya ng tuluyan si Wade at obsession nga niya rito. Napagpasyahan pa nga niyang mawala si Cassie na sarili niyang kakambal. Hindi siya natutuwang masaya ito at si Wade ang dahilan. Gusto niyang sa kanya mapunta si Wade at ito ang ikasal sa kanya. Balak niyang magpanggap na si Cassandra habang buhay. Kaya nung umalis si Cassandra, ay agad na tinawagan nga ni Cassie si Bruno. Ang inutusan niyang sumabotahin ang sakyan ni Cassandra sa kanyang business trip. Ready na ba ang lahat, Bruno? Malamig na tanong nga ni Cassie sa lalaki sa cellphone. Yes ma'am, natanggal ko na ang wire na konektado sa preno. Paniguradong hindi na siya makakalabas dahil nakadikit na ang lock ng pinto ng kotseng gamit niya. Sagot nga ni Bruno sa kabilang linya. Nakaramdam ng kaba at saya si Cassie. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakukonsensya. Mas nangingibabaw ang pagnanais na mapasa kanya at masolo ng tuluyan si Wade. Sa kabilang banda, habang bumabiyahe, nagpa siya si Cassandra ng mag-sound trip. Malayo na rin ang kanyang narating. Nakalagpas na nga siya ng La Union at malapit na nga siya sa Baguio. Ilang oras pa lang hindi nga niya kasama ang kanyang fiancé. Nakakaramdam na nga siya ng pangungulila. Nasa boundary na nga siya kung saan napakakipot nga at napakatarik ng daan. Habang inaalalang matatamis nilang pinagsamahan, bigla na lang nawala ang preno ng sinasakyan nga niyang kotse. Dumiretso siya sa bangin at nahulog nga ang sinasakyan. Pinasundan nga ni Cassie si Cassandra at nasabi nga ng mga tauhan nito
na nalaglag na nga ang sinasakyan nito sa bangin at hindi na nga matagpuan ang kanyang katawan. Pero ang alam nga nila na wala na si Cassandra ay mali. Samantala, pinagpatuloy nga ni Cassie ang pagpapanggap. Maayos naman ang pakikitungo ni Cassie sa lalaki, subalit parang pakiramdam ni Wade may kakaibang aura ito. Aura na alam mong nasa loob ang kulo. Pinaghandaan nga nila ang kanilang kasal. Kaya kahit na parang may mali, todo pa rin ang pag-iingat nga ng lalaki kay Cassie. Makalipas nga ang ilang buwan na pananahimik ng kanilang buhay. At sa pag-aakala nga ni Cassie na wala na nga si Cassandra, nagkakamali siya. Dahil sa mundo mas mananaig pa rin talaga ang kabutihan kesa sa kasamaan. Laking gulat nga ni Cassie ng isang araw pumasok nga ng mansyon ni Lloyd si Cass. At dito na nga isisiwalat nga ni Cassandra na isang impostor si Cassie. Sinikmatan pa nga ni Cassandra si Cassie. Hulangya ka? Paano mo nagawang isabotahe ang sarili mong kapatid? Nanggagalaiting sumigaw si Cassandra. Nanlilisik ang mata. Hindi mo ako masisisi. Buong buhay ko nakakulong ako sa madilim at impyernong silid na yon. Ayoko na ng ganung buhay, Cass. Ayoko na. Hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Dahil wala ka naman sa sitwasyon ko. Hindi mo mararanasang umiyak oras-oras dahil alam mo may malalaking sakit. At sa pagkakataong nakilala ko sa Weed, parang nabigyan ako ng pag-asa. Nabuhayan ako ng loob. Nagkaroon ako ng pag-asang mabuhay. Galit na sigaw pa nga nito sa kakambal. Nanginig sa galit si Cass. Cassie, pag-ibig lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Paano ang dugong nananalaytay sa ating dalawa? Hindi ba't kambal tayo? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo hiniling na hayaang maaksidente ako? At worse, nagbayad ka pa pala talaga ng tao para isabotahe ako. Buong akala namin mabuti kang kapatid at anak. Buong akala namin isa kang anghel. Nasa loob pala ang kulo mo. Dahil sa kabaitang taglay mo, sa ating dalawa ikaw ang mas pinapaboran palagi. Dahil may sakit ka, dahil mahina ka at mabait ka. Hindi kagaya ko na matapang at masyadong war freak. Kaya wala silang pakialam halos sa akin. Iba ka? Nung nalaman kong ikaw ang may pakanan ng aksidente ko, hindi ako makapaniwala hanggang sa makita ko na mismo sa mata ko kung bakit mo nagawa yun. Bakit inagaw mo siya? Bakit nagawa mong itapon ng samahan natin para sa pag-ibig na hindi naman talaga sa'yo? Nakatakda ko na siyang pakasalan eh. Bakit mo nagawa sa akin to? Sabi nga ni Cassandra. Damang-dama niya ang matinding kirot sa kanyang puso at kalungkutan. Hindi niya lubos akalain na magagawa ng sarili nga niyang kakambal ang idispatch siya, ang babae. At subukang akitin nga ang kanyang pinakamamahal. Kasalukuyang nakikipagtulakan nga si Cassie sa kanyang kapatid na si Cassandra. Nagulat nga siya sa kanyang paghinto dahil nakita nga niya si Wade na parating. Sa sobrang takot at kaba na nararamdaman panay ang kanyang pag-atras palayo kay Cassandra. Hanggang sa sumala ang paa niya sa hagdan. Na out of balance nga siya at bumagsak sa hagdan. Nagpaikot-ikot nga siya hanggang sa bumagsak sa dulo nga kung saan ang sahig. Nauna nga ang tiyan niya at mukha. Mabuti na nga lamang hindi pa nga muna sila nakita nga ni Wade. Kaya naman pagkalapit nga ni Wade, nakaalis na nga si Cassandra at si Cassie nga ang kanyang nadatnan. Samantala, inayos nga ni Cassandra ang kanyang sarili isang araw at kinontak nga ang loyal nga niyang shareholders. Nagulat ang mga ito sa biglaan nga niyang pagpapatawag ng meeting. Simula kasi nang mawala si Cassandra, si Cassie na nga ang namahala sa kanila at nagpanggap bilang Cassandra. Kaya lang, wala nga itong kaalam-alam sa pamamalakat nga ng negosyo. Nagulat ang lahat nang bumalik sa dating aura si Cassandra. Strikta at hindi mababakasan ng ngiti kumpara sa impostor na Cassandra. Naubod ng plastic sa kabaitang pinapakita. Hindi yun alam ni Cassie. Nakipag-usap nga si Cassandra sa kanyang board of directors at sinabi ang totoo
na meron nga siyang kakambal na babae. At yun ang pumalit sa kanya nang maaksidente nga siya patungong Baguio para sa business trip. Nakuha niya ang voice record sa dashcam ng kotse niyang ginamit. Nang umalis nga ang mga to, kahit sugatan at puro dugo nga ang katawan, nagawa nga niyang magtago para makaligtas at malaman ang katotohanan. Doon niya napagtanto ang lahat. Hindi niya lubos sa kalain na gagawin nga ito ng kanyang kahambal. Pinarinig niya ang record sa dashcam at pinakita nga ang video na nakuha nga niya last minute. Matagal siyang nagpagaling at naghintay ng tamang pagkakataon para paghandaan ang kanyang pagbabalik. Nagawa nga niyang makarecover sa maikling panahon pero hindi muna siya nagpakita dahil ayaw nga niyang basta nga lamang siyang sumabak sa gera na walang dalang kung anuman. Tinakot niya lang si Cassie ng gabing yun dahil nga galit siya rito. Hindi niya pa rin makalimutang magkapatid sila. Hindi niya kasing sama si Cassie kahit pa alam niyang may ugali nga siya. Pero hindi kasing tindi ng ugali ng kakambal niya ang handangang gawin ito para lamang sa sariling kagustuhan. Sakto naman, nasumugod nga ron si Cassie sa office nga ni Cassandra. Laking gulat nga nila nang makitang dalawang kambal na sobrang magkamuka. Pero syempre hindi naman magpapatalo si Cassandra. At hindi siya papayag na mag-guilt trip. Sa mismong harapan niya, para madehado siya, gagawin niyang lahat para mismo nga na si Cassie ang sumuko sa mga ginagawa niya na kamalian. Cassie, hindi ka ba naawos sa sarili mo? Bakit mo ba ginagawa yan? Dahil alam mong mabubuking ka na? At dahil alam mong malapit nang malaman ni Wade ang katotohanan, sigaw pa nga ni Cass, kitang-kita niya kung paano mawindang si Cassie sa mga sinasabi niya. Kulang pa nga yun sa lahat ng oras at buwan na nasayang dahil sa ginawa nga ng kapatid. Hindi siya mapapatawad kailanman ito. Sa laki ng kasalanan niya, malabong makalimutan yun ni Cassandra. Kahit pa hindi niya nais na magdusa nga ito sa kanyang kamay. Pero tadhana na mismo ang nakilos. Dahil totoo naman na hindi natutulog ang karma. Nagulat nga si Cassie nang biglangang bumukas ang pintuan ng opisina ni Cassandra at pumasok nga si Wesley, ang anak nila Cassandra at Wade. Oo, nagkaroon nga sila ni Wade ng anak. Itinago lamang ito ni Cassandra kaya hindi siya lumabas kaagad para maghigante. Sino siya? Takang tanong pa nga ni Cassie. Ngumisi si Cassandra. Sige lang, pagmasdan mong maigi. Nakangising sambit ni Cassandra. Napagtanto ni Cassie na kamukhang kamukha nga ito na Wade. Para silang pinagbiyak na bunga. Anak mo? Nautal nga na tanong ni Cassie. Tumango si Cass bilang tugon. Nanlamig nga si Cassie sa kanyang narinig. Hindi niya lubos sa kalain na may anak nga si Wade sa kakambal niya at kamukhang kamukha pa nga niya ito. Bilang gante ni Cassandra kay Wade, tinago nga niya si Wesley bilang kabayaran. Mama, sino po siya? Tita ko po ba siya? Tanong nga ni Wesley sa mami niya. Naguluhan siya sa itsura ng mami niya at sa babaeng nakasalampak nga sa sahig. Umiiyak ito at sobrang gulo ng buhok at damit. Tita mo dapat siya anak, pero hindi na ngayon. Yun lamang ang sinabi nga ni Cassandra sa kanyang anak. At dahil matalino naman ang kanyang anak, in-explain nga niya dito ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit muntik na akong mawala. Siya ang sumabotahin ng kotseng sinasakyan ko anak. Buti na lang at may dala akong martilyo sa mga oras na yun at yun ang ginamit ko para makalabas. Nagsimula ka palang mabuo sa sinapupunan ko ng mga oras na yun. Kaya nagpa siya muna akong mamuhay. Nang tahimik at ingatan ka muna. Hanggang sa magkaroon ako ng tamang pagkakataon at lakas ng loob na bumalik para maningil sa mga utang ko. Kung hindi pa ako bumalik, marahil ay pati ang kumpanya na binilin nga ng ama tuluyan ang bumagsak. Mahabang litanya pa nga ni Cass, niyakap naman siya ng anak para panatilihing kalmado ang kanyang ina. Kung alam ko lang sana na ganito, sana ako na mismong gumawa nun. Sana sinigurado ko na. Saad pa nga ni Cassie at ngumisi naman si Cass. Malabo pa akong mamatay. Kabilang ako sa masamang damo, diba?
na matagal bago mapuksa? Tumawa na nga lamang ng nakakaloko si Cass. Hindi niya akalaing may mga salitang lalabas sa bibig niya na ganoon. Sa bagay, nagawa nga siyang traitorin ng sarili nga niyang kakambal. Nagawa ni Cass kalimutan ang kanilang pinagsamahan at pinili pa nga niya. Ang pagmamahal, ang kanyang obsesyon. Matapos ang komprontasyon na yun, binuhat nga ni Cassandra si Wesley at nagsimula na nga siyang maglakad palabas ng opisina niya. Laking gulat nga ni Wade nang makita nga ito at may hawak na bata. Nang lingunin niya si Wesley, sumikdo ang kanyang puso. Tila lumundag yun sa tuwa at may mainit na bagay na humahaplos sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na may hawak na bata si Cassandra, na sa tingin niya ay isang taong gulang na nga. Malamig ang tinging ipinataw nga ni Cass nang makaharap nga si Wade. Humakbang si Wade para salubungin nga siya ng yakap at ang bata ay pumalaw ng iyak. Nagulat nga si Wesley at nakisabay na nga rin sa iyak. Nataranta naman si Cassandra at mabilis na inalungang anak. Hindi naman siya nahirapang patahanin ito. Nagulhan si Wade sa nakikita nga niyang dalawang Cassandra. Dalawa kayo? Sino sa inyo ang tunay na Cassandra? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Wade. Nilagpasan nga siya ni Cassandra. Nagsalita naman ang mga nanahimik na staff ng kumpanya at sinabing ang tunay na Cassandra ay yung may daladalang bata at kasi ang pangalan ng kakambal nitong nahihibang na habang nakalupagi nga sa sahig. Hindi makapaniwala si Wade sa kanyang nalaman. Hindi niya akalaing may kakambal ang kanyang asawa. Tinakbo niya ang distansya nito at niyakap ng mahigpit. Sobrang bigat ng pakiramdam ni Cassandra. Ngayon lang niya naramdaman na yakapin nga siya ng ganun ni Wade. Nagpumiglas siya sa yakap nito. Bitawan mo ko, sigaw nga nito. Pero hindi nga siya tumigil hanggang sa umiyak ulit si Wesley. Sa pag-aakalang inaaway nga ng hindi kilalang lalaki ang kanyang pinakamamahal na ina. Napabitaw na nga lamang si Wade nang wala sa oras at hinarap nga si Cassandra. Naguguluhan ako. Wala akong alam. Ikaw ang tunay na Cassandra? Bakit nila nasabing ikaw ang tunay? Takang tanong nga ni Wade. Inirapan siya ni Cassandra. Bakit hindi mo nalaman ang totoo? Galit na tanong naman ng babae. At sinabi naman ni Wade na wala kasi itong kaalam-alam na may kakambal nga si Cassandra. Pero noon pa man nararamdaman na nga niya na parang may mali, parang may kakaiba sa ikinikilos nga ng kilala niyang Cassandra. Sino ang batang daladala mo? Anak ba natin siya? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Wade. Wala ka talagang alam? Wala, sagot naman ito. At nakita naman ni Cassandra na sincere naman ang lalaki. Nung panuhang nagbalik ka para sa akin, para bisitahin ako sa aming mansyon, siya ang naabutan mo. Matagal rin akong nagstay sa California dahil sa business trip, dahil ako ang isinama ng aking ama. Kaya nagtatampo ako sa iyo nung magkita tayo sa meeting sa kumpanya niyo. Kaya lang hindi ako nagtanong dahil mukhang normal naman ang lahat. Sinadya lang talaga nitong hindi magtagpo ang landas natin dahil gusto nga niyang masolo ka pa. Naisipan niyang isabotahe ang aking kotse kaya naaksidente ako. Nagdadalang tao ako noon. Sa awa ng Diyos, lumabas naman ng safe at walang nangyaring masama sa anak natin. Kaya matagal na panahon ako bago nakapagparamdam dahil nanganak ako. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng to dahil akala ko. Nagpabaya ka. Malungkot na sabi ni Cassandra. Pwede ba naman na magpabaya ko? Ayusin natin to, ang pagsasama natin. Sana mapatawad mo ko. Sad pa nga ng lalaki. Napangisi na nga lamang ang babae. Akalain mo yun? Sa totoong buhay mas mabait sa akin si Cassie. Ang nagloko sa'yo. Hindi ko lang lubos sa kalaing mababago ito ng pag-ibig at aabot sa sukdulan. Bagay na hindi ka tanggap-tanggap dahil walang akong ibang hinangad para sa kanya kundi ang magtagumpay sa buhay. Pero na-realize ko na magawa niyang magpanggap dahil siguro sa saya. Hindi ko lang alam kung bakit kailangan niya pa akong lokohin
at pagsinungalingan at pati ang buhay ko, pinagtangkaan niya. Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ikaw pa? Ikaw na alam naman niyang nakatakdang pakasalan ko. Makabagbag damdaming paliwanag ni Cassandra kay Wade. Natulala si Wade sa kanyang mga nalaman. Naguguluhan nga siya. Nahihirapan siyang iproseso ang lahat ng nalaman niya. Hindi niya akalaing nagawa nga siyang linlangin ni Cassie. Hindi niya tuloy maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kung magagalit ba siya sa panluloko nga nito o sisisihin niya ang sarili niya dahil hinayaan nga niyang maloko siya nito. Pero wala kasi itong kaalam-alam na may kakambal pala ito. Napabayaan tuloy niya ang mag-ina niya para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Damang-dama niya ang pamimigat ng kanyang balikat. At pangangapal nga ng kanyang batok. Parang tumaas nga ang kanyang altrapresyon sa pagkabigla. Hindi niya masisisi si Cassandra kung magalit ito sa kanya dahil sa totoong buhay kasalanan naman niya yun. Hindi siya naging maingat. Hindi niya lubos akalain na may mangyayari ngang ganito. Basta na nga lamang na nangyari. Patawad kung nagkulang ako. Patawad kung hindi ko nagawang protektahan ka at kilalanin kung sino sa inyo ang tunay na ikaw. I'm sorry, pero alam ko, alam ng puso ko kung sino talaga ang mahal ko. At maniwala ka, ni minsan walang nangyari sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro alam ng puso ko kung sino talaga ang babaeng para sa akin at kung sino talaga ang mahal nito. Tuluyan na nga bumagsak ang luha sa mata ni Wade habang humihingi nga ng sorry kay Cassandra kasabay noon ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog nga at pagkidlat. Nag-iwas nga ng tingin si Cassandra. Hinding-hindi mo na may babalik ang kahapon. Nangyari na eh. Malamig na sambit nga nito. Pero ang totoo, kitang-kita nga ni Cassandra ang sinseridad kay Wade. Nasaktan si Wade. Pero kailangan niyang bumangon at makabawi sa kanyang mag-ina. Si Cassandra talaga ang kanyang minamahal at hindi si Cassie. Hindi na nga lamang pinakialaman pa ni Wade si Cassie. Oo, nagalit siya. Pero nagbanta na nga lamang si Cassandra na kapag muli nga siyang nanggulo, ay gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya, para sa kanyang anak. Mabuti na nga lamang at hindi pa nga naitutuloy ang kasal ni Wade at Cassie. At may pagkakataon pa nga sila ni Cassandra. Bumalik ulit sila ni Cass sa umpisa kung saan paulit-ulit na pinatunayan nga ni Wade ang kanyang sarili. Niligawan nga ni Wade si Cassandra. At unti-unti nang ang tinanggap ni Wesley si Wade bilang kanyang ama. Ginampan na naman ni Wade ang kanyang tungkulin bilang ama ni Wesley. Kahit papagod nga siya at puyat hindi yun inalintana nga ni Wade alang-alang sa kanilang anak. Umabot ng 6 na buwan bago siya patawarin ni Cassandra. Talagang pinahirapan siya nito kahit pa binibigyan niya si Cassandra nang panggastos para kay Wesley at talaga namang parang araw-araw nililigawan. Unti-unti naman, lumalambot nga ang puso ni Cassandra. Nagumpisa ulit sila bilang magkaibigan. Kinagawa niya rin ang lahat para masuportahan ang mag-ina. Tuwang-tuwa si Don Zeus Mercadejas nang dalhin nga ni Wade ang anak niya rito. Pati na nga ang nanay-nanaya niyang si Melissa at dalawa nga niyang makababatang kapatid na panay na nga ang panliligaw. Naiiling na nga lamang siya habang natatawa ang mga to. Abala si Cassandra na sinusulat nga sa notes niya at ginagawang PowerPoint sa laptop nang lumapit nga si Wade sa kanya at hinalikan siya sa noo. Nagulat siya roon pero aminin niya man o hindi kinikilig siya. Unti-unti na nga niyang napatawad dito at nanunumbalik na talaga ang kanilang dating samahan. Hanggang sa isang araw, naipagpatuloy na nga nila sa wakas ang naudlot na pagmamahalan hanggang sa nag-propose na nga sa kanya si Wade at ikinasal sila. Samantala, si Cassie naman nabalitaan na nga lamang nila na kinailangan ngang mapunta nga sa mental hospital. Ginawa nga ni Wade lahat para maramdaman ni Cassandra na wala siyang ibang minahal at mamahalin kundi si Cass. Naging mabuti siyang ama at asawa sa kanyang mag-ina hanggang sa nagbunga ulit ng 3 kambalang pagmamahalan nila. Nagbuntis si Cassandra
at pinangalanan ngang Dave, Ethan at Leo. Magkasama nilang pinalaki ang kanilang mga anak na ubod ng kukulit at masaya nga nilang sinuportahan ang mga ito sa kanilang pag-aaral para hindi maranasan ng apat ang hindi makatapos kaya nang naranasan nga ng kanilang ama noong una. Gusto niya mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga to. Naging tahimik na nga ang kanilang buhay magmula noon at mas naging masaya na nga sila. At nagpapasalamat nga sila sa Diyos na nabigyan pa nga sila ng isa pang pagkakataon at mas nanaig pa rin ang kabutihan sa kasamaan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Cassandra at Wade.